sunog, muntik nang maging uling ang mga kahoy. Tupok na tupok din ang mga motorsiklo at halos matunaw ang mga yero. Ayon sa mga residente, isang bata ang naglaro ng kandila kaya't nangyari ang sunog. Isa naman sa ikinasasama ng kanilang loob, ang sirang bahagi ng kalsada na siyang dahilan umano kung bakit hindi agad naabot ng mga bumbero ang sunog. Ang mga nawasan yan. Dahil walang daanan rito na ano eh. Imbis na rito makapunta rito sana. Dahil nangyari rito dalawang beses na sunog daw nangyari. Naagapan naman agad. Pero ngayon, hindi na naagapan dahil lubak-lubak yung daanan. Sunod-sunod ng gawa nila. Imbis na yung nakaharangan nila. Imbis na ilalagay nila. Takip na lang. Naharang pala. Eh, saan, paano pa makadaan, di ba? Sa mga magagandang loob po, sana po. Sa ganito pong nangyari po sa amin, sana po tulungan po nila kami. Kasi po, nakakaawa po eh. Kasi hindi lang po isang pamilya ang naapektuhan. Lahat po kami. Reyes, malaki nga ng pinsala sa kanilang mga tahanan, hindi patiyak kung hanggang kailan mananatili dito sa Barangay Hall ang mga nasunugang residente. At yan muna ang latest mula rito sa Barangay Damayan. Balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, Victoria Tulad. Paigpit na binabantayan ng Department of Agriculture ang epekto ng matinding init sa mga poultry at livestock raiser. Sa ngayon, nanatili naman matatag ang presyo ng baboy, manok at isda sa palengke dahil sapat pa naman ang supply ng mga ito. Narito ang report ni Rafi Tima. Sa kabila ng babalat ng National Meat Inspection Service sa posibleng pagkamatay ng livestock dahil sa sobrang init, nananatiling sapat ang supply ng mga karneng manok, baboy at isda ng Kumustenko sa Kamuning Market. Kaya naman ang presyo, nananatiling matatag. Nagmura pa nga ang isda dahil maganda raw ang huli sa dagat. Hindi naman tumaas dahil masyado mainit ngayon. Bumaba nga. Napakaganda ng presyo ng isda. Ang mga nagtitindi naman ng manok, sinabing normal naman ang mga nangamamatay sa manukan dahil sa init. Dati noon, pagka umiinit talaga, nagtataas talaga ang manok kasi nangangamatay, di ba? Ngayon, di naman nagbabago yung presyo. Pero patuloy raw na nagmamonitor sa mga palengke ang Department of Agriculture at nakipagpulong pa rin daw sa mga poultry at livestock raisers para alamin kung apektado ang kanilang mga alaga ng matinding init nitong mga nakalipas na linggo. More than 70% of the members of their integrated farms, yung mga contract growers, ay nagpa-practice na nung tinatawag na tunnel ventilation. At ito po ay nagko-control ng temperatura doon po sa mga kulungan. Pero sa Gamu Isabela, umaabot na raw sa hanggang 3 manok ang namamatay kada araw dahil sa init, ayon sa ilang poultry owner. Sa Tugigaro, Cagaya naman, isang kulungan ng mga sisiyo ang pina-aircon na. Ang mga babuyan naman daw sa Bulacan, hindi pa umano apektado ng matinding init. 80% raw kasi rito ay mga commercial hog growers, kaya malaki ang kanilang investment sa pasilidad. Pero ang ilang magsasaka sa Nueva Vizcaya, nag-aalala na sa epekto ng init sa kanilang mga pananim. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang mga preso laban sa matinding init sa kulungan na maaaring magdulot ng heat stroke. Sa tindi raw kasi ng init ngayon, perwisyo para sa mga preso ang siksikan sa kanilang mga selda. Kamakailan lang isang detainee sa Ilocos Norte ang nasawi dahil sa heat stroke. Bukod sa heat stroke, pinoproblema rin tuwing mainit ang panahon ang pagkalat ng mga sakit gaya ng bulutong at pigsa. Dahil dito, 4 na beses na raw sa isang araw kung maligo ang mga detainee sa Quezon City para lang mapreskuhan. Plano naman ng DOH na maglinis sa bilibid at turuan ng personal hygiene ang mga inmate. Unti-unti na pong bumababa ang level ng tubig sa ilang ilog sa Cagayan Valley region dahil sa init ng panahon. Sa Isabela, pansamantala nang ipinatigil ng National Irrigation Administration ang pagpapalabas ng tubig para sa mga irigasyon. Bihira lang naman daw ang nagtatanim ngayong buwan. Bumaba na rin ang level ng tubig sa Pinakanawan River sa Barangay Kapatan sa Tugigaraw City, Cagayan. Sa ibang balita, nagmistulang meeting de avance ang pagdiriwang ng 75 kaarawan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Karamihan sa mga dumalo ay mga politiko sa pamumuno ni na Pangulong Noynoy Aquino at Vice President Jejo Marvinay. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Ilang ulit mang sabihing birthday party ito ng 75 taon ng si dating Pangulong Joseph Estrada, hindi pa rin maiwasang mapag-usapan dito ang politika. Para ba naman bukod sa mga kaanak, kaibigan at kasama sa showbiz, kasama rin sa mahigit 1,200 niyang bisita ang mga kongresista, senador at iba pang opisyal at politiko.
Kabilang sa mga dumalo sa pagdiriwang sina Pangulong Noynoy Aquino at si Vice President Jejomar Binay, nakaalyansa ngayon ni ERAP sa koalisyong una. Nakaabot ko kayo ng 75th birthday ninyo at even at kung sa pinaroroon na ninyo ngayon, ang pagmamahal po sa inyo ng sambayanan ay ganila naman. Mistulan nga meeting di avance ang dating ng party venue. Pati pagbati ng ilang dumalong personalidad, may bahid politika. Humaba sana ang buhay niya at makapaglingkod pa sa ating bayan. If I will still be in the country and I'm not called to the International Criminal Court, I will campaign for him because I believe that he is always a people's choice. Pero mismo mga anak ni ERAP hindi raw komportable sa napapabalitang pagtakbo nito bilang alkalde ng Maynila. I'm not too comfortable about the idea, but if he so wishes to run as mayor, I will have to support him 100%. Pero ang dating Pangulo, kahit wala pa raw desisyon, ay tila inuulit ang mga katagang dala sa kanya sa pinakamataas na pwesto. Sino man si ERAP ay dahil sa mahirap at mamamatay, mabubuhay si ERAP, hindi makakabayad ang utang alam sa mahirap. So, the poor people are the ones who made me. Sa dinami-dami ng mga politiko at personalidad na bisita, wala sa pagtitipon ang posibleng makalaban ni ERAP na si incumbent Manila Mayor Alfredo Lim. Pero present naman ang dating alkalde ng Lungsod na si Lito Atienza na nagpasabi ng payag siya magbigay daan kay ERAP at sa halip ay tatakbon lang daw sa pagka-vice alkalde. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Bago dumalo sa birthday party ni dating Pangulong Joseph Estrada, dinalaw ni Pangulong Noynoy Aquino si Vice President Jejomar Binay sa kanyang tanggapan sa Coconut Palace. Magiliw na ipinasyal ni Binay ang pangulo sa Office of the Vice President. Nagpulong din ang dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero paglilinaw ni Secretary Ricky Carandang, hindi na pag-usapan ang politika. Nangyari ang pagbisita ng Pangulo mahigit dalawang linggo matapos buuin ni Binay at ni dating Pangulong Joseph Estrada ang United Nationalist Alliance o UNA bilang paghahanda sa 2013 midterm elections. Katutubong tinapay, mga seafood at matatamis na siniguelas. Binabalik-balikan po ng mga turista sa Siaton, Negros Oriental. Ilang kababayan ni American Idol finalist Jessica Sanchez sa Bataan nanawagan sa mga Pilipino sa Amerika na iboto ang Filipina-Mexican contestant. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.